Good day, choir masters and choir members Ray Santos again. And today, mga choir masters and choir members, pag-usapan natin itong topic na to, no? Paano ko ba matatandaan ang aking tono? Yan, okay. Alam niyo mga choir masters and choir members, siguro ito common mistake lang din to, no? Or common situation na nangyayari sa atin lahat, no? Na pag itinuro sa atin ng ating choir master yung tono, yung, halimbawa kung ikaw ay tenor, yung tono nyo, yung inyong part, no? Pag tinuro ni choir master, nakukuha ka agad natin, no? Nakukuha ka agad natin, tapos nakakasabay tayo kaagad. So, ibig sabihin, mabilis yung ating pick up, no? Pero, ang isa sa mga challenge minsan is yung nalilimutan. Yan, nalilimutan kaagad yung tono, no? So, allow me to give you some tips, no, kung paano hindi nyo malilimutan yung inyong tono, no? Okay? So, are you ready? Okay, sige, simulan na natin. Okay. So, number one is to record it. Yan. Okay. So, that's number one. So, mahalaga na habang pinapractice natin yung ating tono, no, is nire-record natin siya. Nire-record natin nang sa ganon, anytime na parang nako-confuse tayo dun sa ating tono, okay, so basta kung nako-confuse tayo, patugtugin lang natin agad yung ating recorder or yung ating cellphone, no, na kung saan doon ka nag-record, no? So, patugtugin lang natin yon, and then, yeah, so marireview na tayo kaagad. Kumbaga, mareretain na kaagad sa atin o maririnig natin agad, and then pag narinig natin, ah, okay, so yun pala, no? So that's number one. Kailangan tayo ay mag-record. I-record natin yung ating boses, no? And then, number two, kailangan tayo ay paulit-ulit. Yan, okay, paulit-ulit. Ano ibig ko sabihin paulit-ulit? So, ang ibig ko sabihin is, halimbawa, lagi natin ito dapat kinakanta. So, halimbawa, ano bang ginagawa natin sa bahay? Halimbawa, tayo ay nagwawales, naglilinis tayo ng bahay, halimbawa, or naghugas tayo ng pinggan, no? So, paulit-ulit lang, no, kinakanta natin, hinaham natin, no? So, isa yan sa mga magagandang gawin para ma-retain siya sa isip natin. Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Okay? Okay. And then last, number three is makinig. Yan. So kung tayo ay paulit-ulit, so minsan nakakapagod ng magpaulit-ulit, no? So, kung napapagod ka na magpaulit-ulit, it's time naman na makinig ka, no? So pakinggan mo yung ni-record mo. So, halimbawa kung ikaw ay napatagal sa iyong paglilinis o napatagal ka sa iyong paghuhugas ng pinggan or kung anuman, no? So, maganda is i-play mo lang yung iyong recorder, and then yes, yun na. Mapapakinggan mo siya nang mapapakinggan. So, habang kahit hindi ka kumakanta, napapakinggan mo siya. So, at least, nare-retain siya sa iyong isip. No? So, that's very, very important. No? One last sample na lang. No? Dati, sabi sa amin, yung nag-aaral ako sa conservatory, no, sabi, ang pianist, kailangan nagpa-practice ng 6 to 8 hours para ma-perfect nga yung kanyang pagpapiano, yung kanyang skills. Oh, that's good. And then, merong isang advanced student doon, no, na nakapag-share sa akin. Sabi niya sa akin, dapat tayong mga singers, 3 hours din tayo nagpa-practice hanggang 4 hours. Sabi ko, wow. So, kung 3 hours to 4 hours kang nagpa-practice, sabi ko, parang medyo mahirap yata yun, no? Mamalatin ka, no? Pero nagkamali ako doon sa pagkakaintindi ko, no? Ang ibig niya palang sabihin doon is kailangan doon sa pagpa-practice mo. So, for example, 1 hour nag-practice ka na, no? So, ginamit mo na yung boses mo. Halimbawa lang, no? And then, yung mga susunod na hours, it's time for you to listen, no? Makikinig ka na ng mga recordings, no? Of course, kung ano yung pre-practice mong kanta, yun din yung pakikinggan mo, no? Para ma-retain siya ng ma-retain sa isip mo. Ma-retain yung tono, expression, and everything, no? So, it's very, very important, no? So, kaya ko lang na-share sa inyo to kasi yung last is pakikinig, which is very important, no? So, sometimes, hindi lang, kumbaga, pinapractice natin yung boses natin, it's very important na nakikinig din tayo sa other singers or nakikinig din tayo sa mga recordings,
Okay? Okay, so mga choir master and choir members, sana nakatulong ang maiksing video na to. And I'll see you sa mga next video. God bless!